Hi guys! Balak niyo bang bumili ng toy poodle gaya nito? Kilala niyo na ba sila guys? Para sa inyo ang video na to. Panoorin po ninyo hanggang dulo para naman makilala niyo kung ano yung balak niyong bilhin na aso. Gaya ni Popcorn, ang aking toy poodle. Pero bago ang lahat, intro muna tayo guys. Mabilisan lang to. Para sa mga nagbabalak bumili ng toy poodle, eto ipapakilala ko sa inyo kung ano ang mga katangian nila o mga traits ng toy poodle gaya nitong si Popcorn, my toy poodle. Pero guys, bago tayo pumunta sa katangian ng toy poodle, sabihin ko muna sa inyo na ang toy poodle ay may height na not more than 10 inches gaya nito. Ang height niya not more than 10 inches. Meron kasing dalawang poodle guys, may toy poodle, merong standard poodle. Ang standard poodle is yun yung malalaki, mataas sila. Eto, since toy poodle siya, maliit lang siya. Not more than 10 inches ang height niya. Stand up baby. Ganyan lang siya oh. 2 years old na to guys . Ano, 3 ba? 2021, June 2018, so 3 years old na siya. Ganito pa rin ang height niya. Hindi siya lumalagpas ng 10 inches. And ang kanilang weight is nasa 4 to 6 pounds lang. Magaang lang sila. Yeah. Kahit ang mga bata, kayang-kaya silang bitbitin. Tapos guys, ang life expectancy ng toy poodle, kung gagawin natin silang healthy, susundin natin yung mga dapat nilang kainin with vitamins like that, na hindi natin sila pinapakain ng mga bawal sa kanila, nasa 10 to 18 years ang life expectancy ng toy poodle. So, punta na tayo sa mga katangian. Ito, number one guys, ang toy poodle ay very smart. Madali nilang matandaan kung ano yung gusto mo, kung ano yung ayaw mo, kung saan ka nagagalit. Based on my experience guys ha, I am talking based on my experience. Kasi, I've known this baby for about 3 years now. Magkasama kami for 3 years and kilala ko na siya. This is based on my experience. Yeah, very smart ang toy poodle. Kung ano yung ayaw ko, kung ano yung nagagalit ako, alam niya and hindi na niya gagawin ulit. Pag, for example, pinagalitan ko siya because meron siyang ginawang hindi maganda. Next time, hindi na niya gagawin. Natatandaan nila yon. Napaka-smart ng dog na toy poodle, guys. At number 2, very trainable. Kung meron kang gusto, halimbawa, i-train mo siya na magwiwi sa labas or magpupo sa labas, napakadali niyang sumunod. Kasi nga, smart sila guys. Ayun, trainable ang toy poodle guys. Halimbawa, eto, baby pa lang siya, tinrain ko na hindi siya magpupo sa loob ng house, hindi siya magwiwi sa loob ng house. Tinrain ko kasi siya na ilalabas ko siya doon lang sa may gate namin. Diba, nabanggit ko ito doon sa previous vlog ko. I'll just open my gate, tapos andun lang siya, hindi siya tatakbo. Natrain ko siya ng ganun. Sumusunod siya guys. Pagkatapos niya magwiwi or magpupo, pasok na kaagad siya. Hindi siya yung parang ibang dog na pag binuksan mo ang gate, parang nakawala na yan, natatakbo na palayo. Hindi. Ito, very, very trainable ang toy poodle. So, yeah. Number 3. Active sila, guys, ha. Gusto nila naglalaro lagi. Kasi ang toy poodle, very playful. Gusto nila takbo ng takbo, kahit sa loob ng bahay, ibato mo yung ball, ibabalik niya sa'yo, tapos ibato mo ulit, ibabalik niya ulit sa'yo kasi very playful ang toy poodle. So, kailangan lagi nyo silang nilalaro kasi nga, parang matanggal yung stress nila. Yun ang way nila na parang matanggal yung stress nila, takbo ng takbo, nakikipaglaro. Pero, there were times naman na, parang ito, tahimik lang. Ewan ko kung natatakot siya sa akin, please. Ew, not in the lips, just in the cheek. See? Sweet sila. So yun, very active, very playful. Number 4, very alert. Alam nyo ba guys na ang toy poodle, maliit man sila. Kung titignan nyo ha, di ba ang cute nila, maliit? Pero,
magandang bantay sa bahay to, yung i-alert ka niya, every time na may darating na stranger or makakakita siya ng mga strangers, i-alert ka niya na parang, wow, 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 ganun siya, parang, mami, 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 may tao, parang ganun siya. Kaya maganda siyang kasama sa bahay kasi nga, pag nakakita ng iba, sa gate mo pa lang, for example, may nagde-deliver ng, ayun, yung mga magde-deliver sa Shopee or magde-deliver ng water or whatsoever, tahol lang tahol na to, hindi ito titigil hanggat hindi mo pupuntahan ng pintuan to check. So, madali siyang, maganda siyang kasama sa bahay. So, what's our number 5? Ito, very clingy guys. Kung gusto nyo ng asong clingy, sunod ng sunod ito. Lapdog kasi siya talaga guys. Kahit saan ka pumunta, sumusunod siya at laging nagpapakery. Yeah, lagi siyang nagpapakery sa akin guys. Uupo ako halimbawa, diba? Pupunta siya kagad sa'yo, punta siya sa lap mo, gusto niya, hahawakan mo siya lagi. Like this. Gusto niya kasi yung ano, gusto niya yung nakadikit lagi. Tapos pag sa bed ko, gusto niya, nakadikit siya lagi sa akin. Pag matutulog na, kakalabitin ka niya ng ganun, oh. Alam mo, ito nangangalabit to guys, eh. Pagka ano, pagka hindi mo siya papansinin, gaganunin ka niya, oh. Gaganunin ka niya para lang kuhanin mo siya. Yun, very clingy sila guys. Kung ang gusto niyong dog is clingy, sweet, lagi nakadikit, ito ang para sa inyo. So, number 6. Napaka-loyal. They are very loyal guys. Ang toy poodle is loyal. Parang ano eh. Masungit siya sa strangers. Yung parang hindi siya basta-basta mahahawakan ng mga strangers. Pero sa may-ari, sa mga kasama niya sa loob ng bahay, napaka-loyal nila, napaka-sweet nila. Hindi ko pa ito nakita guys na parang nagalit. Kahit na minsan nasasaktan siya, yung parang minsan naiipit ko siya nang hindi ko sinasadya ha. Hindi siya nagagalit guys. Kahit na kulikutin mo ang tenga niya, kahit na anong gawin mo sa kanya, hindi siya nagagalit. Napaka ano nila, napaka loyal nila at napaka sweet sa owner. So yun guys, number 7. Number 7 na tayo. Ano nga ba yung sinulat ko dito? Oh yun, they don't shed. Hindi sila naglalagas ng balahibo. So kasi guys, yung anak kong isa, kinonsider ko rin ang toy poodle kasi meron siyang asthma. Ngayon, ang toy poodle hindi nagsha-shed ng fur. Yeah, wala, hindi siya nagfe-fed. Sorry. Hindi siya nagsha-shed ng fur niya, guys. So yun, ang kagandahan sa toy poodle is hypoallergenic siya. So, number 5, no, number 8. Nasa 8 na tayo, guys. When it comes naman sa grooming, alam niyo ba, guys, ang toy poodle ay hindi siya maamoy. Wala siyang amoy na, 'di ba, merong ibang dogs na meron silang tikas na amoy sa katawan. Ito, guys, kahit 1 month na siya hindi naliligo, promise, wala siyang amoy. Kasi na-compare ko, meron din akong ibang breed ng dog dito na next time, Shih Tzu siya, next time, yun naman ang gagawan ko ng video para sa inyo. Pero ito, nakita kong kaibahan niya guys, kahit na 1 month siyang hindi maligo, wala siyang amoy. Lagi silang malinis. Ewan ko guys kung bakit. Right? Right? You're so sweet, right? No, not in the lips. Here only. See? Ang sweet niya. Yun, wala siyang amoy guys, kaya lagi siyang nakatabi sa akin sa bed. Number 9! Pag naliligo pala guys, eto. Pag pinaliliguan siya, mabait siya. Behave na behave ito guys. Parang sasampa ko lang siya sa chair na ganito. Parang nakikita nyo, di ba? Behave siya. Ganyan ko din siya pag pinaliguan guys. Hindi siya umaalis. Kahit anong ginagawin ko sa kanya, kahit shampoohin nyo siya, linisin nyo yung tenga niya, toothbrushan nyo siya, like this, hindi siya umaalis. Napaka-behave niya, umuupo lang siya lagi. Kasi, palang sunod siya eh. Masunurin siyang dog, guys. So, kung gusto nyo ng asong ganito, guys, highly recommended. Ano ba yung number 10? Ah, eto. Pagkakain pala sila, guys, ang kinakain nito, binibilan ko kasi siya ng feeds, ng mga dog feeds. Come here, baby. Sit down here. Sit down. It's okay. Sit down. Sit down. Ah, natatakot siya kasi gumagalaw. Here. It's okay. Alam nyo guys, binibilhan ko siya ng pagkain na dog food. Yung pinapakain ko sa kanya is pedigree. Kaya lang, napansin ko, kinakain din niya yun. Kaya lang, hindi niya masyadong gusto.
Tapos binibilhan ko rin siya ng para nasa can na hinahalo ko sa ano, yung dog food na nasa can, hinahalo ko sa rice. Gusto niya 'yun, guys. Mas gusto niya ang ano, ah. I'm not talking about hindi ko naman gine-generalize ang toy poodle, pero ito kasi ang toy poodle ko, ang gusto niya rice. Tapos kumisan nga eh rice at saka yung ulam ko, gustong-gusto niya kaysa doon sa feeds. O kaya, alam niyo yung pagkain niya na pedigree din, pero nasa can na yung with gravy, ilalagay ko sa rice, yun ang paborito niya. 2 times a day ko lang siyang pakainin, guys. At dapat meron silang water! Unlimited water, guys. Please, pag nag-alaga po kayo ng dog, hindi po pwede na walang water. Kuminsan, pwedeng mag-pass tayo sa pagkain, di ba? Minsan, wala rin silang appetite kumain. Pero, dapat ang water nila laging unlimited. Parang ako, guys, dito sa kwarto, meron sila. Dalawa kasi ang alaga kong dogs eh. Sa kwarto, meron silang dispenser ng water dito. Tapos, paglabas ko ng kwarto, dyan sa may malapit sa hagdan, meron din silang dispenser ng water. Sa baba, meron din. So, 3. Up, down, at hagdan. Ganun, guys. Kasi nga, ang mga dogs, especially si Toy Poodle, lagi siyang umiinom. Yun, gusto niya unlimited ang water. So, yun, guys. Sana nakatulong ako sa inyo, sa mga nagbabalak, bumili ng Toy Poodle na gaya nito. Napakabait niya. Napakasweet. Kung gusto mo ng laging nakasunod na dog, kahit saan ka pumunta, sunod ng sunod, at kahit nasa bed, pupuntahan ka niya, pag umuupo ka, lagi nasa lap mo, at napaka-loyal, ito ang para sa inyo. So, yun lang guys, sana nakatulong ako kung naghahanap ka man ng dog. Next time ulit, bye!